Hello guys, welcome back to my channel, Topi Manalo po, and today is a very rainy day. Ayan, habon na ngayon pero grabe yung ulan, masyadong nakikipaglaban, so hindi tayo makakilos, hindi tayo makalabas ng bahay, kaya eto, nandito ako sa likod ng bahay at magkakalkal ako. Tinanggal ko tong ating pipe na naka-install dun sa CLC natin. If you remember our last two videos, nagpakabit tayo nitong acrophobic na class A, got it from Shopee, and na-mention ko na in order for this pipe to have that deep bassy sound, sabi ng mga experts natin, eh kailangan siksik yung fiber niya, yung laman niya. Kaya naman, order ako sa Shopee ng fiber. Ito ang ilalagay natin. This is fiber specifically made for ganito, for soundproofing, for mufflers, and everything. I think it's made of fiberglass. Ang sabi sa akin ng seller is, kailangan daw ibabad yan sa tubig at make sure na I wear gloves. Wala ako nung gloves, working gloves, kaya ito na lang gagamitin ko. Plastic, and I have this arm protector para hindi ako magkaroon ng fiber sa balat kasi makatiyan eh. Tanda ko nung gumagawa ako ng speakers dati, ginagamitan namin ng ganyang fiberglass and talagang ew, makati siya. Bubuksan natin to and makikita natin yung canister niya sa loob na hindi properly wrapped ng fiber, kaya babalutin natin. Unahin natin tanggalin muna isang pipe para makita nyo kung anong itsura ng loob or anong laman ng canister na to na galing kay Shopee. Ang tools lang na kailangan natin dito is this one. It's an Allen wrench. Hindi ko alam kung anong size nito. Nung bumili ko nito, meron naman siyang kasamang Allen wrench para pantanggal ng silencer. Mas malaki siya. And then this one, the small one. So, I'll go ahead and take this off. Okay. So, natanggal na natin yung tatlong screw and ito ang magiging itsura niya pag tinanggal niya. The tip, the silver tip, will be removed together with, ito pala yung may nakakabit na silencer. So yan, ganito, matatanggal to. And you'll see inside, kita ba? Ayan, may nakapalibot na something, ano? Pero it's not enough. I'd say manipis siya. And to make things more visible, bubunutin ko to. Nilalaman laman niya. And I'd say it's not enough. Kaya papalamanan pa natin ito para talagang siksik at busog na busog siya. Okay, so papakita ko sa inyo mamaya kung paano natin gagawin. Okay? So ito guys, tinanggal ko yung fiber niya rito. Yung lumang fiber para makapal lang ko yung pagkakabalot niya. And then at the same time, ito na yung isang plastic, binabad ko na rito sa water kasi kailangan daw lagyan ng tubig to bago isiksik ng mabuti dito sa loob. So ang gagawin ko is yung old niya is ititiklop ko para that way medyo magiging siyang mas makapal. Tapos yun yung nasa dulo. And then dito sa bukaan na ito yung part na pagsisiksikan natin ng mga bagong fiber. So ito, ibabalot ko rito sa inner canister ng mahigpit para pagdating doon, hindi siya maitutulak pag siniksik natin yung mga bagong fiber. Later. Okay guys, so naipasok ko na yung ating inner canister. As you can see, mas tight na siya ngayon. As in, sobrang tight na niya. Ayan, no? Ang hirap ng igalaw, hindi na siya basta-basta gumagalaw. So I think it's a good start. Pwede na natin ngayon tong himay-himayin while it's still wet. Hihimay-himayin ko siya at isisiksik ko siya rito. Tapos ipupush ko ng flat na screwdriver para talagang siguradong masiksik doon. Okay guys, so ganito ang ginagawa natin procedure. Gugupit ako ng basang fiber. Ito, make sure na basang-basa siya para madaling ipasok. At
hindi sasabit-sabit, and then i-insert nyo lang anywhere in between nung middle pipe or nung inner pipe tsaka nung outer pipe. Then yung ating flat screwdriver ang ipang tutulak natin papasok sa loob, and once it's in, siksikin nyo lang, sisinsinin nyo lang siya para sure na talagang walang space. Hindi na yan basta-basta tatagos dun sa dulo kasi nga halfway siksik na siya eh. Kaya I'm very sure na itong pipe natin is talagang super tight. So far, I am almost finished with the one plastic bag of fiber, and later siguro magbubukas pa ako ng isa tapos itutuloy ko dito sa kabila. After carefully inserting, no, siksik na yan, and ito, tinanggal ko yung kabila para makita nyo kung itsura ng old versus dun sa new. Yan, sobrang siksik na yan. Imagine, isang pack na ganito, yung naisiksik ko doon sa isang pipe. Tapos, may natira lang na konting to. Yung konting yan, natira. So, remove the other one. And, ayusin na rin natin. And, igakabit ko na rin para malagyan ko na rin ng siksik na fiber. So guys, ito na. Natapos na tayo. Nailagay ko is roughly about 1 3/4. Siguro may natirang 1/4 dun sa supot na second supot na nilagay ko. Pero overall, this is packed. This is siksik. Kaso unfortunately, hindi ko maitetesto. Hindi ko maikakabit. Hindi ko na matetesting dahil obviously gabi na. Mambubulaho lang tayo. So tomorrow, I'll show you kung ano yung magiging tunog. Kung ano yung magiging outcome. And babalita ako kayo kung satisfied ako. Pero for now, ito, ramdam ko yung bigat niya. Medyo bumigat siya ng konti dahil syempre basa pa yung fiber na siniksik natin. And it's one indication na siksik talaga siya kasi sobrang nag-iba talaga eh, bumigat. So bukas na lang pakita ko sa inyo. Gabi na rin kasi. Right? Steady lang kayo dyan. The next day. Okay guys. So, natapos na natin yung ano. Ngayon medyo tumigil yung pag-ulan. I was able to put back yung ating pipe na sininsin natin. And all I can say is that, parang wala namang pagkakaiba. Pero, naramdaman ko medyo mas malutong nga. Mas buo yung tunog niya compared sa dati na parang wang, wang. So we'll still do a sound check para at least meron tayong comparison. I'm not sure if makukuha natin yung actual sound eh. Yung sinasabi ko do sa last sound check video natin, nagpilit tayo nitong muffler na to, kung makukuha pa talaga yung tunog. Iba kasi yung actual, iba yung recorded video. So kayo, if you're more expert or mas maganda yung naririnig ninyo, just be the judge, and we'll just go ahead and start. We'll go directly dun sa parehong walang silencer para mas marinig ninyo. Okay? So, we'll start na. Kasi, umuulan na eh. Nagmamadali ako. Ayan yung tunog niya na idle. So, ito yung sound. Ito yung microphone. Galit na galit eh. So, sige, gagawin ko pala, ilalagay ko yung isang silencer kasi yun yung preferred sound ko. Ayoko nito, masakit sa ulo to eh. Medyo pansin masyado. So, wait lang at ikakabit ko yung isang silencer, okay? Okay, so this is the sound of a single silencer and a single open pipe. Pakinggan natin kung ano yung magiging tunog. Thank you.
It's loud but it's bearable. Kayo, ano masasabi ninyo? Do you like it? May natutunan ba kayo? Hit the like button na lang if you feel like it's a good content. Also, if you have questions, comments, or suggestions, sulat nyo na lang dyan and I'll try and answer it. And if you're new to my channel, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat po. Toby Manalo, inuulan na ako. Until next time, kita-kita-kita po tayo. Bye-bye! Okay. Wait lang. I'll give you the code. Wait lang. Okay.